Yes! Good afternoon. At ito pong pangalawang tutorial naman natin na gagawin. Pag-usapan naman po natin ngayon ay ang paggamit ng two-way radio. Ayan. Oh no! Yung two-way radio, ito kasi yung time na nauso nung araw. Kaya ito yung kinahiligyan kong gamitin. Tsaka nauso ito ng mga 90s. Ayun. At tuturo ko sa inyo ang basic na paggamit ng two-way radio. O tinatawag nila sa Tagalog na radio. Okay. First, tignan natin yung mga parts ng radio. Ito, nandito ang rubber duck. Ang pinaka-antena ng radio. Nandito ang knob na ginagamit sa volume. Ito sa frequency. Mamaya, pag-usapan natin yan. Tapos clip para sa belt o kaya sa punch, pwede mo siyang clip. Battery pack. May battery pack din siya. Tapos mayroon din siyang kabito ng earphone and charger. At sa harap niya, ayan, meron siyang mga numbers. Ayan ang mga numbers na kung saan dyan mo itatype yung frequency na gagamitin nyo ng kausap nyo. Ayan. To lace. Okay? Pareho lang ng isa. Iba't iba naman yung mga model nila. Alam ko sa ngayon marami na naglabasa na two-way radio. Iba't ibang kasi na. Yung iba medyo ano na, medyo mababa na ang presyo niya. Ito rin, pareho din. Brand naman niya ito is Alinco. Yung isa, Yaesu. Mga top of the line na radio yan nung araw. Ayan. Tapos ito rin, pareho lang sila, rubber duck, volume, speaker, number kung saan nila-dial ang frequency, belt clip, and battery pack. Saan ba kadalasan ginagamit yung radio? Bali kasi yung time namin, medyo na-curious din ako sa paggamit ng radio. Ayun, bali, ginawa ko, bumili ako na ng portable radio. Naalala ko pa dati, Yaesu din yung portable radio ko. Tapos ayun, nag-i-scan-scan lang ako hanggang sa nakarinig ako ng kasi yung pag-i-scan, habang pinipihit mo siya, yung frequency niya, yung mga number dyan, nag-iiba-iba yan. Para kang naglilipat ng ng FM radio. Diba? Pag naglilipat ka ng FM radio, paiba-iba siya ng frequency. Pareho lang siya ng two-way radio. Kung naglilipat-lipat akong ganyan, may narinig ako nag-uusap. Ayun. Kaya, medyo kasi malapit lang sila eh. Sa lugar ko, kaya malinaw sila. Kasi kapag malapit sa lugar mo, tapos eh, ito lang ang gamit mo, portable. Ayun, siguradong malapit, siguradong mga kapitbahay mo lang sila, yung mga nagre-radio. Ayun, hanggang nakausap ko sila, tinuruan nila ako. It was parang 17 years old pa lang ako nun. Ako yung pinakabata na naging member nila sa Kabalikat. Ayun pala, name ng grupo namin dati. Tapos, ayun. Tapos, ayun na, naisama na ako sa grupo nila. Anyway, ayun, kaya tuturo ko sa inyo yung mga basic lang na paggamit ng radio. Ito pala ang tinatawag na PTT. Ito yung push to talk na sinasabi nila, kaya siya PTT. Bali, kunyari, dalawa kayo. Siyempre, kailangan dalawang radio nyo para magkarinigan kayo. Kailangan niya pareho ang frequency nyo.
pala makita rito baliktad. Bali yung frequency nito is 146.230. Ito yung frequency ng alinko. Ayan yung denial ko dito kanina. Tapos, sa kabila, kailangan pareho din siya ng frequency. 146.230. Kailangan pareho sila. Para magkakonek silang dalawa. Ayan. Pinush ko to. Ito yung PPT ng isang radio. Ito, ipipindot ko naman. Hello. Ayan, nagkakarinigan na sila. Ayun. Bale, ang paggamit naman nito, kasi mayroong mga, siguro naalala nyo, kapag meron kayo mga Roger and out. Ayan. May mga language kasing ginagamit, yung mga nagre-radio dati. Ayan, umpisa, para magkakilala kayong dalawa, need nyo ng call sign. Ano ba ang call sign? Call sign, parang din yung ano, katawagan nyo. Kung anong gusto mong gamitin para makilala ka ng kausap mo. Kanyari, ito, B1. Kasi ito, B2. Base 1, base 2. Bago ka mag-usap, kailangan mo ng magsabi ng breaker. Ayun ang ano sa radyo natin. Kunwari ito, sample natin. Breaker. Ayun. Pag mag-break in ka, isunod mo na ang call sign mo. Diba, B2 to. Kaya, break B2. Ayun. Pag narinig na ng kasama yung sa kabila, si B1, sasagot naman siya. Ang sasabihin mo, go ahead B2, B1. Go ahead B1. Ayun. Bali, nagkakatransmit na silang dalawa. Ayun. Tapos, ano pa ba mga simple things na dapat yung malaman? Sa pagre-radio rin, kung maalala nyo, napapanood nyo sa TV, nagsasalita sila ng mga numbers. Kanyari, 10-2, 10-3, 10-4. Ayun ang tinatawag naman na 10 codes. Ayun ang ginagamit ng mga commercial na nagre-radio. Yung 10 codes, madali naman i-search yan sa ano, sa Google. Malalaman nyo na kung anong mga ibig sabihin ng 10-1, kasi marami yan eh. Parang lagpas pa rin ng 100 yan eh, yung 10 codes na ginagamit. Tapos meron din tinatawag na phonetics, hindi ako nagkakamali, phonetic codes. Ayun ang kaya may naririnig kayo mga Alpha, Bravo, Charlie, Delta, ay ng mga phonetic words. Parang ano lang yan. Kunya, sa Alpha, ang equivalent nun, letter A. Diba? Parang ganun lang yung kasimple yun eh. Okay. Tapos, ano pa? Ayun. Ayun ang mga basic pa lang na matutunan sa pag-radio. Kasi baka itong gamitin namin sa rides. Pag mag-rides kami, gamitin namin ito ni Batman. Para may radio kami. Pag medyo hindi na nagkakitaan, magkakakopyahan kami. Ayun. Abangan nyo. Para namin gamitin rin yung radio sa rides namin. Sige, for the next ito na muna. At sa mga susunod na tutorial, pag-usapan natin kung ano yung mga
basic na tutorial na madalas namin gamitin. Okay, salamat po sa panonood. Sana kahit pa paano, may natutunan po kayo.